Nagre-revolution pa ako ng konti. So what's up mga boss? Boss Rep again here and welcome na naman sa bagong episode ng aking vlog. And then, ang content natin ngayon is nakita nyo naman doon sa intro na about sa engine knocking or yung lumalagatak sa makina ng motor ko. So, last week, nag-start magkaroon ng unusual sound ang aking motor. So, marami na akong nilapitang mekaniko. Shout out sa napakagaling nating mekaniko na si Doc Albert. Yan, maraming salamat sa napakaraming advice na ibinigay mo sa akin regarding dito sa problema ng motor ko. And then thank you kay Sir Jobert for second opinion na possible cause ng aking motor. So nanood din ako sa YouTube kung ano ba talaga yung pwedeng dahilan kung bakit ganito kalakas ang tunog ng aking makina, ng makina ng motor ko. And then bakit napakalakas ng vibration niya, hindi siya normal. So ngayon, pabubuksan ko to para malaman kung ano ba talagang rason kung bakit ganito kaingay ang makina and kung bakit ganito kalakas ang vibration. So samahan niyo ako hanggang sa maayos tong motor. So let's go. So yun mga boss, sinisimula ng kalasinin na kuya yung makina. Dinala ko siya dito, baklas na yung fairings para ako na yung nagkalas. So isa pang reason, kalugnay na yung clutch damper. Tama ba kuya? So clutch damper, may play na. So kailangan ng palitan yung lock. Lock naman napapalitan yan, di ba? Ayan, damper. Okay. Since 2 years na yung motor natin mga boss, and naggalas na rin ang makina. So kailangan na ng coolant replacement. So ito, paano ito i-drain? Tinanggal to do sa, itong hose na to, nandun to sa dulo ng radiator. And then, ibababa lang natin to para ma-drain ang coolant. Gagawin ko rin sana itong separate content tong coolant replacement, pero nauna na nagkaroon ng gantong pangyayari. Sa CBR natin mga boss, walang oil filter. So ang meron lang tayo dito is itong oil strainer. Yan, hindi naman natin ito pinapalitan, malinis naman eh. So nandyan siya sa ilalim. So sa motor ko mga boss, wala naman damage yung block niya at saka yung piston. So puro carbon lang. And then bukod sa carbon, meron pa siyang gum. So pangit talaga yung gasolina ginagamit ko. Nagagam siya kahit sinusunog. Kaya siguro nung lately, nahirapan ako mag-start ng motor. Mga 2 to 3 times kung ini-start bago siya umandar eh. So start ko. So minsan hindi siya madala na sa sa first start. Dati isang pindot lang umaandar naman. So dito, ta naman kaya nag-premium na ako ngayon. Kaya lalabas. May mga nabulitas boss oh, nadurog spring siguro 'yan. Sa balancer 'yan. Baka sa balancer o doon sa damper. So sa case ng motor ko kaya may tunog helicopter and grabbing vibration. So to. Yan, grabe ng play. Tapos nadurog na yung spring niya. Siguro durog na rin yung rubber damper niya. So hindi pa nabubuksan. Let's see mamaya. So, yan.
Imagine ninyo, nasa loob yan ng mahabang umaandar yan ang ano, lumalagatak. Sa motor ko, ito ang na-damage niya, itong balancer, spring and ano, spring and damper. Taka, ito tumama na to sa connecting rod, oh. Yan. Tapos itong clutch housing at saka yung bearing sa gitna. So paltan ko na rin daw to. Yung mga nadurog na damper tapos yung bearing. Ngayon pinalitan na nila. Ay bearing, sorry, spring. So napalitan na siya ng spring. Yan, kinakalug siya. So wala na siya ngayong kalug. So dito sa clutch housing natin, wala na siyang kalug kasi pinalitan na yung clutch damper. So kakabit na lang yan. Sa mga co-CBR owner ko dito sa Bicol, no, so nakapagpagawa ko nitong ano damper ng aking ano engine balancer sa Nakamura shop dun sa Panganiban Drive, Naga City. Tapat lang siya ng Petron bago mag Panganiban Bridge. So, punta lang kayo doon kung sakaling magka-problema yung motor nyo. Pero sana wag naman. So, doon lang pwedeng, doon tayo pwedeng makapagpa-ayos ng, sa motor natin, itong balancer. Yan, tapos si Kuya maglinis ng mga parts. So, bumili na rin ako nitong coolant at saka itong brake fluid. Magpapalit na rin ako ng brake fluid. Okay.
So yan mga boss, inabot kami ng dalawang araw sa pag-aayos nito kasi kagabi pinilit naming tapusin kaso nagka-problema kami sa gasket sa head. Tumagas yung coolant. Ngayon, naibalik na ulit. So susubukan na namin panda rin. Yan. So yan mga boss. Ay, salamat na wala na yung lagatak. At nawala na rin yung vibration. So, subukan kong patakpuhin mamaya kung talagang wala na yung vibration. Ayan. Ayan, tunog ngayon ng motor ko. Tahimik na siya. Balit brake fluid mga boss. So okay na tayo sa engine. So wala na siyang vibration, nasarap na ulit hatawin. So ito na yung order conditioner sa Shopee. Kapag binubuo ko tong motor ko, dumating na. So hindi naman to magamit pa sa ngayon kasi wala namang problema yung tensioner. So just in case bumigay na yung stock tensioner ng motor ko, may pampalit na ako. So ito pang CRF 250 to. So yan mga boss, natapos na natin siyang buuhin. Na-road test ko na rin siya kanina and then ngayon i-road test naman natin ng may fairings. So kung mapapansin nyo, tahimik na siya. Subukan natin kung may vibration pa sa higher RPM. Napansin ko mga boss, wala na yung vibration niya. Sarap niya nang hatawin. Sobra. Thank you so much Lord at nabuo kagad yung aking motor. So napakahirap sa pakiramdam pag may problema ang motor. So alam kong alam niyo yan kasi pag nagkakaproblema yung motor, ang hirap matulog. Salamat at nabuo kagad and wala na yung helicopter sound or yung lagatak sa makina ko and then yung vibration. So masarap na ulit hatawin yung makina. And sana maging lesson na lang din ito sa ibang ka-CBR ko no, na once na may napansin tayong mali or kakaiba sa makina or motor natin, ipacheck natin kagad sa mga magaling na mekaniko kasi mahirap na pag yung mga maliit na bagay or maliit na damages lumala pa pag pinabayaan lang natin. So sana makatulong tong video na to once na halimbawa may napapansin kayong gantong problema sa motor nyo, pacheck nyo na kagad. So possible problem is yun na nga, balancer, pinapalitan ko na yung rubber damper and spring ng balancer, engine balancer natin, tapos ayos ko na rin yung rubber damper ng clutch housing, medyo kumakalog na rin kasi yun, tapos bearing ng clutch housing, yun lang naman ang pinalitan sa motor ko kaya hindi ako masyadong nalakihan ng gastos and naibalik agad sa dating performance yung motor ko. And ang sunod nating content is yung pag-i-install ng racing ignition coil at saka OMA racing spark plug. Gagawa natin siya ng video kung paano ikabit and feedback regarding sa performance output niya or power output, kung maganda ba siya sa motor natin, makakatipid ba siya sa gasolina. So yun naman ang sunod nating content. So thank you for watching. Boss Revy signing out. Peace out.